Bagong kay ganda po, Deputy. Magandang umaga. Magandang umaga sa ating tagapanood. Una sa lahat po, ano ang order ng Philippine National Police sa hanay ng polisya? George, ulitin ko uli sa ating kababayan. Ang mandato po ng Philippine National Police ay pinatiliin ang katahimikan dito sa amin na sakupan. Ngayon po ay ang particular na sitwasyon dito sa Makati City Hall, Makati City Hall Complex. Kaya nandito kami upang masiguradong katahimikan dito sa mga tao na nagpupulong dito. Kanina po napansin ko pagdating dito na kompleto sa mga peacekeepers ang Philippine National Police. Yun po ang aking desisyon bilang ground commander na assess ko ang sitwasyon kailangan ko kong gawin para makasigurado ako na walang anumang kaguluhan na magaganap dito sa Makati City Hall Complex. Bilang ground commander, Colonel, ikaw ang mamumuno dito o meron pang mas nakakataas sa iyong magbibigay ng utos? Yung utos na yon ay mga galing sa aking regional director, ang aking director, at ako mapatupad bilang ground commander. May policy po bang binigay? Maximum tolerance? Meron. Ang kabilin-bilin sa akin ay maximum tolerance. Kaya nga po kami, kahit na sa pagsugod ni Vice President Binay kagabi, ay hindi lumaban sa kanilang mga ginawa. Actually po, ang report sa akin ng tauhan ko, kanilang mga sinaktan at kunelyuhan at mga sinuntok. Kaya ngayon po ay aking pinapakuhanan ng statement ang aking mga tauhan at ako na under investigation para po magplano, nagkaplano po kami na papayra ng kaso. Ang laban, magkapayra kami ng kaso laban kay Vice President Binay at sa kanyang mga tauhan. Ano pong particular na kaso? Direct assault upon person of authority, physical injuries, at sa akin naman po ay oral defamation at saka threat. Dahil po ako'y kanyang dinuro-duro sa aking pangalan at sinabi pa po na masama ang aking dahilan na pulan dito. Pinaliwanag sa kanya sa loob po ng 32 taong ko bilang alagad ng batas. Opo. Wala po akong batas na binaylay. Ako po ay tagapagpatupad lamang ng batas bilang alagad ng batas. At kailan po ipa-file ito? Ngayon po ay nag-documents na kami at maaaring ipa-file namin to sa madaling panahon sa Ombudsman. Sa Ombudsman. Opo. Colonel, sasalang po tayo sa umagang ito na may desisyon ng DILG na i-effect ang order. Ano po ang apilang gusto ninyong ibigay sa mga taga-suporta ng pamilya? Nananawagan ako sa mga supporter ng mga Binay family na maging mahinahon. Dahil kami naman bilang kapulisan ay ang pakailang namin dito ay ipatupad ang katahimikan. Kaya wala po kaming dahilan upang sila'y alisin. Kaya nga po nagkataka ako kay Vice President Binay dahil binagibintangan niya ako na aalisin ko sila sa kanilang lugar, sa building. Sabi ko, hindi po ganon ang aming utos. Ang utos lang po sa amin ay i-assure lang po ang katahimikan dyan sa Makati City Hall Complex. Umaga kay Ganda. Maraming salamat po, Colonel Ramias. Maraming salamat. Nawa po'y maging mapayapa ang araw na ito. Maraming salamat. Sisiguraduhin po natin yan.